Sumayyo ang Panginoon at sumayyo sa karanasan ay mayroon ka rin sa amin ng ibang salita. Sabi, bakit ang tawag sa akin ay Father? Bawal ang yanong sa titiya. Kundi yung ating ipangayong ngayon sa araw na ito. Huwag kayong patawag sa pag-iisa ang inyong ama, ang inyong ama na sa langit. Sabi ko, ay sino ang anong tawag mo sa tao nagbunti sa iyo at nagpanganak sa iyo? Sabi ko, nanay. Anong tawag mo ngayon doon sa asawa ng nanay ko? Tatay. Isang pabawal din niya. Nakalagay. Walang sino mang dapat na magpatawag. Ibig sabihin, kung susundin mo literal yung sinabi sa banal na kasulatan, ay bawal din yun. Natawagin mo tabay. Kahit na yung sarili mo ama, pag-aaral lang ang iyong tabay, ama na mo, Father. So, siguro hindi na intindihan yung kahulugan ng banal na kasulatan na kanyang kinuko na siyang ibanghelyo natin ngayon sa araw na ito. So bakit pag sinabi ni Jesus na huwag matawag naman, maniwala na rin, hindi literal. Anong nais na sabihin? Tanong ba kayo? No? Una, sinabi ni Jesus na rin, yung mga iskriba at mga Pariseo, ito kasi yung mga itinuturing na alin, mga kung tawagin mo na muling tanumasa sa larangan ng Torah o kung tawagin natin ng balas para ko sa mga Hudyo, ang pinaka-main source ng kanilang pananampalataya ay dugong dikit sa lahat na sa tinatawag namin Torah o yung unang limang libro ng banal na kasulatan. Sa ating natawag natin ay Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, at Numbers. So yan, may books na yan. Ibig sabihin, ito yung mga expert, ang mga eskriba ng Pariseo. Kaya nung sabi ni Jesus, makinig kayo yan. Mga expert yan eh. So ibig sabihin, huwag kang magmarunungan. Kung hindi mo expertise, eh huwag mong magpakilama. Magtanong ka. Magtanong ka sa mga experts. Natayangin mga expert na gumabay sa'yo sa desisyon mo. Ito na kalimbawa, hindi ka naman kumpo. May sakit ka. Hindi mo pwedeng self-medication. So, bagyo, pumunta ka sa doktor. Eh, parang hindi ko gusto yung diagnosis ng mga doktor. Pumunta ka ulit sa kabilang doktor. Sa ilan ng opinion. Eh, pati magkasaluan yung kanilang diagnosis. Pumunta ka ulit sa pangatlo, and then later on, kung wala lang, nasa iyo tayo, ikaw pa rin na magdidesisyon. Kasi kahit nasabihin ng doktor na magpa-opera ka na, at ayaw mo magpa-opera, ikaw pa rin na masusunod. But you have to ask the opinions of the experts. Yun ang sabi ni Jesus. Kapag pinag-usapan natin ang Torah, hindi yan ang iskriba ng mga Pariseo. Kung ang usapin ay tungkol sa
madam, ano pang gano'n kayo sa misis ma? O ang usapin ay tungkol sa ikan, hindi sa mga katawag. Kung tungkol sa usapin sa kanilang malabay, gano'n kayo sa bahay. May kanya-kanya license pa. Hindi mo pwede pag-aralan lahat. Mauubos ang panahon mo kung pag-aralan mo lahat. Bahagi mo yun. Kaya yun ang sinabi na Jesus. Magtanong ka sa kanila. Makinig ka sa kanila. Pero ano sabi ni Jesus? Huwag mo gagawin ng masama nilang ginagawa. Bahagi mo yun. Kasi kung babalikan mo natin yung unang pagbasa sa aklat ng Malakias. Ano sabi ni Jesus? Sorry pa. Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ni Yahweh? Yung mga sacerdote na nangaral ng masama ay alin? Sumsumpain ko. Yun ang term na narinig natin. Sumsumpain ko. Bahagi yun eh, kasi sa bawal larangan na pinag-aaralan kung ikaw ay teacher, no? May masiyan ka din dyan, no? Isa kasi ng ninyo kalimitang pinag-aaralan. Kaya kung ikaw man ay magkamali, hindi mo sa basta yung magsasalita, no? Kasi bagay ay nakasalagay din niya rin yung kanyang profession. Kasi kapag ang isang expert, mali yung kanyang ipinahaya, ang magsasaka niya ni Alin, ay yung kanyang anak buhay. Kaya yun ang ipinahaya ni Jesus. So tayo magparang-parungan, hingin natin yung ipinapahaya ng mga tao, dalubhasa sa larangan ng kanilang pinag-aralan. Bahagi ko yun. Kaya kung minsan marami sa aking Pilipino, nagkakasakit kasi bakit nagsasubmedication tayo. Well, kanang patanari ko, pero dapat magtanong tayo. Magtanong tayo, huwag tayo magpanong. Yun ang sinasabi ni Jesus na huwag kayong patawag ng Ama. Huwag kayong patawag ng Bro. Kasi hindi naman kayo yung Ama, hindi naman kayo yung Guru. Kinakailangan natin hingin ang makinig sa mga tao dalubhasa sa larangan ng kanilang Pang-Diyos. Pangalawa, ano yung panyaya na pinapayo ng Yesus? Huwag mayaman. Huwag pakitang tao. Yun ang term na tinawag. Huwag kayo magmalapad ng pamilya. Nung panahon ngayon sa pilakterya ang tawa. Pero ngayon, kung sinabi mo, huwag ka magmalapad ng pamilya. Bahagi mo. Bakit? Kasi yung mga kamo mayayaman, mga akat sa lupa yun. Sabi nga natin, nakahang sa hangin. Kaya, malaki yung chance natin. It's a duration. Pero yung mga tao, may kababahan ng kalooban, na yun ang tinatawag natin, down to earth. Bakit? Nakababa sa lupa rin, nakatamak sa lupa. Kaya bahagi yun, kung talagang makita natin yung higit ng pagkilos, makita talaga natin yung katotohanan. Kasi baka mamaya puro hangin lang tayo. Ang ganda-ganda ng plano ay yung parang hangin lang. Walang laman. Bakit? Ay yun ang gusto makita. Makita yung alin. Makita naman ng tao. Pero kung ito kasi, kapag binig sa amin, walang naman. Ang tawag na ng mga matanda ay kungkang. No?
natin, makita ko natin yung napag-ibas. Napakalaki po yung evento, no? Ng kayabangan at ng kababaan ng kalooban, lalo-lalo na kapag ang pinag-usapan natin, ay ang pag-ibas natin sa evento at pagtuo natin sa panamagan ng ating Panginoong Jesus Cristo. At hindi natin ang sabi ni Jesus, learn from me, for I am humble of heart. Makinig kayo sa akin sa tagal ako ay maamo at mapapangulo. Pangatlo, bahagi yung ang salita niya ang tayo ng kagamal ay maglingkod. Yung pagiging dakila, naalala mo tuloy yung isang kanta. Sinong dakila? Sinong maliw? Kung isang nyo ay wala tayong makita ng differentiation sa dakila at maliw. Kasi yung pagtingin ng tao, huwag natin kalimutan. Kung isang talaga yung mga tao dakila, eh, parang maliw. Sa paningin ngayon, kung kasalipo yung panahon, katatapos lang ang ating election sa barangay. Meron pa kayong makikita na naman. Nanalong kapitan, hindi kinukuha ang kanyang sweldo. At ipinamimigil sa mga lupa, ano sasabihin ng tao? Ang maliw yan. Kapag kinanglingkod ngayon, nasabihin sa iyo, maliw ka. Kapag sinasabi ngayon, makita ko natin ngayon, ano kayo ng puso ngayon? Natakbo ka, wala kang pera, maliw ka. Kasi bakit? Hindi ka mananalo. Wala kang walang pera eh. Pero bahagi yun. Ang banya yan ay pinapakay ko ng mga kapatid. Yung dakila ay maglingkod. Ba't ka binigyan ng kayamanan? Para naman sa'yo? Para sa'yo yan, tama. Pero hindi ito para sa iya. Binigyan ka ng kapangyarihan ng kanilang para lang ba sa iya? Hindi lang para sa iya. Para sa iya, para ipamahagi mo sa iba. Kinakailangan mo makita natin, iyan na yan, narito ka para kapatid ko para sa iba. At kaya ka mas binigyan ng maraming biyaya kasi nakikita ng Diyos na mas makapaglilingkod ka pa. Kasi mas marami ang sa iyo eh. Kaya ka binigyan ng mas marami. Pero kung dahil mas marami sa iyo, dahil sa iyo may swapa, mas susunod ka. Kaya kung maraming pera ngayon ang nasusunod, tawa mo na. Parang kulang. Bakit? Hindi ginagamit para sa paglilingkod. Makita mo natin. Eh, ngayong panahon na ito, makita natin sa kita, marami kasi pera na yun ang buka. Marami pinulit ng mga central banks. No? Kaya parang napakalinis ng pera. Pero kapag ang pera na yan, kayamanan na yan, katanyagan na yan, kapangyarihan na yan, ay ginamit mo sa kasakiman, susunukin ka niya, hindi lang sa impyerno, kahit na dito sa lupa. Pero yan ang ibinigay sa bawat isa sa aming parayan, maglingkod. At tinignan, yun ang pagiging tunay na dakila sa harapan ng Diyos. Sa iyong hamon sa Linere, maglingkod para sa iba ng may kababaan ng kalooban.